Kasi natatandaan mga ka-Arki, no? Yung mga grains before, pag nag-harvest ng mga grains, ganyan, nilalagay nila sa mga ganyang lagay. Yung mga silo. Hello mga ka-Arki! Hi mga ka-Arki! Nandito na naman tayo para sa isa na namang video kung saan pag-uusapan natin, no? New term, pero the concept may be something na very useful, no? Sa mga ka-Arki natin dyan na naghahanap ng insurance or gustong i-modify ng konti ang kanilang insurance policies, ito ang video na dapat niyong panoorin. Ito ang tinatawag natin na ano, no? Kasi maraming ano, mga ka-Arki, no? Maraming mga techniques or strategy para malaman kung magkano ba talaga ang kailangan yung insurance at ano ang dapat ninyong kunin na insurance. Okay? Pero itong pag-usapan natin sa video na ito, ito yung tinatawag natin na single needs approach o yung tinatawag or what I call, no? What I call the silo approach. Yeah. Ayan. Importante yung what I call. Yeah. Matodong niya. Sir Rienzie, simulan natin, no? Silo approach. Yan. Ano ba ibig sabihin ng silo? Hindi ko alam yung silo eh. Ayan. Araw. Araw ba yan? Hindi yan araw. Kasi natatandaan yung mga ka-Arki, no? Yung mga grains before, pag nag-harvest ng mga grains, ganyan, nilalagay nila sa mga ganyang lagay. Yung mga silo, nakanood kayo ng ano, A Quiet Place? Yung A Quiet Place? Yun. Yung nilalagyan. Yan yung storage area. Namukhang racket. Namukhang racket. Hindi siya racket. Pero mukha rin siyang racket. Ganyan. Yan. Yan yung silo. So bakit natin tinatawag na silo approach? So, kasi sa pagkuha ng insurance, usually kasi yung ginagawa is yung isang bulto. So pinagsasama lahat. Panggasto sa bahay, pangbayad sa punerarya, ano pa ba? Pangbayad sa burol, pangbayad sa estate, pangbayad sa ospital, pambayad sa pampaaral sa bata. Pinagsasama lahat yan, kinocompute, no? And then, lalabas is yun yung ano, yun yung kailangan mo na insurance. Pero, ang isang downside kasi nun mga ka-Arki, no? Pag pinagsama-sama mo lahat, okay, pinagsama-sama mo lahat, then, ang lalabas na premium, mahal. Diba? Mahal yan. And lalo na kapag ka medyo, ang panahon ngayon na medyo abot-abot ang budget o yung cash flow natin medyo parang abot-abot lang din, then baka either ma-depress kayo dahil hindi kayo makabili ng ganong insurance na kaya ninyo, or baka feeling ninyo eh kulang, no? Baka kulang yung inyong kukunin yung insurance. Ngayon, yung silo approach, ito yung tipong kukuha ka ng insurance para sa bawat isang pangangailangan. Ayan. So, nakahiwa-hiwalay pala. Yes, nakahiwa-hiwalay. Matipid siya. Actually, mas matipid siya, no? Kasi, like, halimbawa, sa case namin sa family, yung income continuation o yung para pampatuloy na panggastos ng pamilya, kinunan ko or nakabangga sa isang VUL. Yan. May video tayo dyan, mga ka-Arki, about VUL. Yung coverage ng VUL ko ay sapat upang mabuhay yung pamilya ko for mga 10 years or 10 plus years or so. So, yon, naka-VUL yon. Ayan. Next, yung, syempre, kasama din yan, no? Yung dahil nagpapaaral tayo, kasama din dapat na yung tuition fee ng mga bata. Yan, tuition fee ng mga, kailangan iprotekta. Kasi kung may mangyari sa akin, tapos, syempre, ayaw naman natin mahirapan yung maiiwan natin. So, dapat covered din ng insurance, no? Yung tuition fee ng mga bata. Pero, ang tuition fee ng mga bata, hindi ko VUL. Yan. Kasi, kapag nasa term insurance. Term insurance ko lang siya. Diba? Bakit? Okay, sige. Malalaman niyo yan in a bit. Balik muna tayo. Kasi kapag sinama ko siya sa VUL, okay, yung computation ng pang-income continuation sa kapang-tuition fee ng mara, pag pinagsama ko yun, again, mas mahal ang magiging kabuuan. Eh, pero syempre, financial planner tayo. Marami tayong ano, balakin sa buhay. So, ang ginawa ko, hiniwalay ko siya. Kinunan ko siya ng term insurance, yung pang-tuition fee ng mga bata. Bakit? Yan.
Bakit? Eto, magdodrawing ulit ako. Hindi ako magaling magdrawing mga ka-Arki, ha? Okay. So, halimbawa, ang kailangan natin for the whole na mula ngayon, no, hanggang graduate ang kahuli-huli ang anak ko, kunwari kailangan natin ng 8 million pesos. Yan, 8 million. Hanggang graduate ang pinakabunso. Mula ngayon, di ba? Eh, pero next year, okay, next year, syempre, next year, yung nakapagbayad na ako ng 1 year's worth of tuition fee. So, next year, 8 million pa ba kailangan ko? Hindi na, di ba? So, liliit yan. Liliit yan. So, drawing tayo ng ulit. Yan. So, hindi na 8M yan. Liliit na yan. Okay? So, forward ulit. The year after, lumiit ulit. Lumiit, lumiit. Hanggang darating yan sa dulo na ang kailangan kong tuition fee, maliit na lang. At kapag graduate na lahat ng mga anak ko, wala na. May kailangan pa ba ako i-cover? Wala na. So wala na ako kailangang bayaran na insurance para pang-cover ng tuition fee. So what this silo approach affords us is that every year, no, yes, pwedeng sabihin na tumatanda tayo pero tumataas ang premium, pero pwede rin sabihin na every year, bumababa din yung kailangang i-cover ng insurance hanggang sa tapos na lahat, then wala na ang kailangan bayaran. So, kaya ako siya term insurance, hindi ko siya VDUL. Yan ang application ko ng silo approach. Kasi nga, sa karamihan ng ating mga ka-IT, ang ginagawa nila ay yung all-in approach, di ba? Kasi nga, ano nga ba ang purpose ng insurance? It's income replacement. To protect. Yes. To protect all children's education, yun nga, puneralia, and also yung estate, di ba? Pero yung sa binabanggit ni natin na silo approach, hiniwalay lang, no, sa case ni Sir Renzi, yung children's education, nag-term insurance siya at nakatipid pa siya. And in fact, hindi mo lang yan pwedeng gawin sa, ano, no, sa children's education kung halimbawa may auto loan ka. Eh, usually ang auto loan, 5 years lang naman eh. Di ba? Pwede ka rin silo approach. Kunan mo lang ng term insurance yung auto loan mo. Bakit? Eh, 5 taon ka lang naman magbabayad ng auto loan, di ba? Gusto mo lang naman masigurado na for the next 5 years, kung may mangyari sa'yo, you know, yung maiiwan mo, tuloy pa rin yung pangbayad ng sasakyan. Kasi hindi nila ibebenta. Di ba? So yun, pwede mo rin i-term insurance. In fact, yung bago kong bidding sasakyan, ganun din, naka-term insurance din. Naka-silo approach din siya. Kasi after 5 years, wala na, di ba? So wala na akong babayaran. Parang ano din eh, no? Parang yung sa pag may property ka, di ba, may mortgage redemption insurance. So kapag property owner ka, this is a certain insurance for property. So ikaw rin, sa kotse mo, this is my certain insurance para sa kotse ko. Na habang palapit ako sa 5th year, bayad ko na siya, hindi ko na siya kailangan. So, that's right. Insurance. At gusto ko dito, mga... parang term, ano lang siya, parang temporary insurance lang, di ba? Yung parang, di ba, parang habang nandiyan dyan, sige, bayad tayo insurance, pero pag wala na, hindi mo na kailangan bayaran. So, pwede mo nang paikutin ngayon yung premium na binayaran mo sa ibang financial goals na mas importante or equally important, di ba? Or enjoy mo na yung pera. At ang gusto ko dito, mga ka-RT, because of this silo approach, pwede ka ngayon mag-diversify. Hindi ka lang na parang term insurance lang ako. O kaya, VUL lang ako. Pwede mo pala silang pagsamahin. Diba? Ang tawag natin yan, di ba, is, ano yan? Ang tawag nila dyan is, reject the tyranny of the or and embrace the genius of the end. Yung kung sa investment, pinagsasama natin local and global. Ito pa na, no? Sa example mo, Sir Renzi. Term insurance and VUL. So, si team, mga team term insurance dyan at mga team VUL, ito ang example para sa inyo. Yes. So, again, maraming salamat mga ka-Arki, and we hope that with this video, may natutunan na naman kayong malaman at applicable sa inyong buhay. So, if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel para alam nyo kung meron kaming mga bagong video na ilalabas ulit. And hit that notification bell para, ayan, ma-alert kayo na makikita nyo na naman ang mga kagwapuhan namin. That's right. And email us at admin@wealtharki.com kung may mga katanungan pa kayo. At para mas matulungan pa namin kayo sa pagpili ng maganda at
budget-friendly at optimal insurance policy para sa'yo. Yes. Yeah. That's right. Okay. So, thank you so much. Thank you. Bye-bye.